So again, no, thank you sa mga nandito. Thank you sa mga umaten. And siguraduhin ko po may mapupulot po kayo sa akin. Paano po ba tayo magkakaroon ng resulta? Kasi tandaan na po natin, result is leverage. Kung gusto mo po yung mga tao is, syempre, tumaas yung influence mo po sa kanila, is kailangan ko po magkaroon ng level of result. No? Syempre, ang pinaka first result dito, ayon nga sa training ni Mentor Ika, is first car. Mga sapphire, rank up, pero ang tanong, paano ka po ba makakapunta ron? Yun ang tanong. So, bigyan ko na po kayo ng ways kung paano natin mapupuntahan po yan. So, ang first po natin gagawin, no, pag may bagong member is, no, pag may mga bagong member, panood niyo po yung tinatawag na new members orientation para din po siyang manual. Ito po yung naging effective kasi, syempre, pag mentor ka, namimiso ka rin po sa iba. So, napisuan ko naman po ito sa Diamond Mentor. Nagtanong ako mismo sa kanya, Rekta, paano mo nagagawa to? Bakit duplicated yung mga yan? Bakit nakaboost? Kasi yun din ang tanong eh, bakit may team na maraming may magaling, okay po yung organic ha, pero bakit marami ring grupo na nag-i-invest sa ads? Ano yung nakita nila na hindi pa nakikita ng iba? Kasi okay mag-organic, pero maganda rin kung organic tsaka active marketing po kayo. Ibig sabihin, agresibo yung marketing nyo. Parang ako po, naka-online ako, pero tatlo ang target ko kasi isang araw na pay-in eh. Meron ako pinadala kanina apat na copper, meron ako isang pay-in, meron din akong apat na benta. Paano ko po ba siya nagagawa? Gusto nyo rin po ba nun? Yung marami kang pay-in kahit nandito ka sa bahay. Bukas may talk ako sa office. Saan din po ba galing yun? So ang first goal po natin is, pag may bago ka member, is panoorin po natin siya ng yun nga po, new members orientation. Di ko alam kay Mentor Igay kung meron pa siya ng link. Kasi ako, meron ako sariling video noon. So may video ako na sinisend na lang. So pwede niyo pong ipanood sa kanya yung kung bago po siya, nandun po yung kung ano po yung dapat niyang gawin. So kunyari, bago ko member sa Remark, mens, panoorin mo nga ito. Link. Tapos, 15 minutes lang po yun. Bigyan mo ako ng feedback after mo mapanood. So pag nabigyan ka na ng feedback, ito na po yung goal. Mens, ano po ba ang target natin pag sa bagong member? Paano po ba tayo mapupunta doon sa first car? Kasi marami sa atin hindi alam eh. Paano ba? Training, trust the process. Oo, trust ka sa process. Pero ano ba dapat mong gawin? Dapat may strategy ka. Ano ang first strategy mo? Ang first strategy mo po, pag nag-start ka rito, bukod sa mapanood po sila ng NMO is, ang leader mo kailangan maging mover. So, dalawa. So, kailangan po siya. Ito po yung ano, systematic. Pamay, ituturo ko po sa inyo kung paano lahat mangyayari ito. So, ang first goal niyo po is new members orientation, mover. So, pag naging mover na po siya, kailangan po maging mover maker. Pag naging mover maker po siya, so again, no, mover, paano po maging mover? Isa sa left, isa sa right, na direct mo. No? Paano maging mover maker? Yung dalawang na direct mo, magkakaroon lang din ng dalawa, left and right, mover maker. After po nun, anong next goal? Ang next goal niya po is, give me 5 or just for you, sapphire. Kasi sunod-sunod na po yun, gumagalaw na yung sistema, pero pupunta po tayo, paano nagiging mover, paano nagkakaroon ng mga directs, paano po nagkakaroon ng lahat na yan. So, again, no, inulit-ulit ko, new members orientation, kung hindi nyo alam yan, tanong nyo sa mentor nyo, mover, mover maker, give me 5, just for you, sapphire, pag, kasi kunyari si Mentor Raymart, kinausap niya ako, mens, paano yung strategy natin? Paano ako makapaglabas ng kotse sa, yun, sa Eagle 7? Sinabi ko sa kanya, ito lang din explain ko. Sabi ko, pag just for you mo, 60K, labas na tayo ng kotse. Yun na po yun. Paglabas na po kayo ng kotse. So, pwede po mangyari to in 3 months. Pwede mangyari in 2 months. Kung mabilis ka, pwede isang buwan. So, depende po sa inyo. Ngayon, dito po, sa IM Worldwide, hindi po ito paramihan na ikaw magaling. Paramihan dapat ng magaling under mo. Duplication is the key. Hindi kailangan ikaw lang yung duplicated. Kaya ako po, pinasimple ko po sa inyo yung tinitraining na manual. Ito na po yung basically na manual. Tinraining ko po sa inyo yung manual in 2 minutes. Di siya mahirap. Mover, mover maker, give me 5, just for you, sapphire. Naglabas ka ng kotse, meron ka ng first result. Kasi pag naglabas ka po ng first result, ako po talaga, ini-encourage ko na maglabas kayo ng first result. Bakit po? Tataas, bibilis po yung growth nyo. Kasi the lesser the responsibility, nasa comfort zone ka lang. Pero pag mataas ang responsibility, ano meron? Mataas ang income. So mataas. Yan.
kami, gigil din kami maglabas ng ano eh. Gusto lang namin mag-rank up ngayon. Kaya namin yung Corvette na yan, kaya namin yung GTR na yan. Bakit? Naranasan na namin. Kumbaga, mataas, mas mataas ang, pansinin niyo po, Mentor Ikay, bakit sobrang taas ng income? Ang taas ng responsibility niya po. And ang first responsibility po dito is, bukod sa sarili mo, leaders mo, magkaroon ka ng responsibility. Kotse, kondo, supercar, sports car. So, nandun na po tayo. No? So, napunta na po tayo doon sa manual na nagkaroon ka na ng first car. So, kung wala pang idea kung paano magkaroon ng kotse, again, mover, mover maker, hit mo yung give me five, just for you, mag-suffer ka. Kung nag-just for you ka, kung naka-jade ka, 300,000 yan, baka SUV pa malabas mo. Kung naka-gold ka, 60,000. Magkano daw ng Vios? May mga Vios po na 17,000. 17,000 lang din ng month. Hindi, may first car ka na po. Tandaan naman po, pag may first car ka, is medyo mabilis. Punta ka sa mga meeting, lalo ngayon, hindi na pandemic. Pag nag-talk ka, baba mo lang yung susi. Ganun din, no? Lalo na po naka-sports car ka na, baba mo lang susi. Mag-talk ka dun sa kitang-kita yung parking. So, paano po ba mangyayari yung sinasabi ko? So, ito na po yung IM5 Daily. Kung wala ka pang routine, ay advice magkaroon ka ng routine or magkaroon ka ng ito. Mayroon ako po. Meron din ako. No? Meron ako daily. Chinitikan ko din po yan. No? Walk, ganyan. No? Delivery, grocery, ayan, prepayments, mentor, IF, barley, ganyan. So, meron din po ako. So, sana kayo magkaroon din po kasi. No? Daily habits. Kasi kung gusto mo po magkaroon ng maging successful po dito, kailangan po ikaw mismo may daily habits. Tandaan niyo po, no, monkey see, monkey do. Pag wala kang routine, wala rin routine yung nasa baba mo. Wala kang matutulong. No, so as much as possible, yan, no, chine-check-checkan ko lang siya hanggang matapos. Punta po kayo sa bahay ni Mentor Ikay, may ganyan. Itang kala BP. No? Ay, kita nyo, may gumaganyan din sila. So, yun, no? So, ito na po yung IM5 na tinatawag. So, marami pong version ng IM5 pero eto na po yung sa IMDP pero may nakita pa ako isang version ng IM5. Sobrang ganda rin eh. Pero share ko din sa inyo. So I believe ito ginawa to ni Mentor Peach. So unang-una is sa IM5 is prospecting. Pero maganda rin kung meron kayong goal. Goal is number one. Kung meron kayong vision board, gumawa kayo ng malaking vision board. Ako, advice ko po yun. Kasi kunyari ako, ako po no, gusto ko ng bahay, gusto ko ng kotse, gusto ko supercar. Supercar, no? Gusto ko na mag-travel around the world. Gusto ko nakikita yung pangarap ko. So, yung vision board po namin dito, nag-invest talaga ako ng pera. Gumagamit po kami ng mga photo paper. Ang photo paper po is bond paper na ginagamit sa mga Kodak before. 40 pesos lang po ang isang buo. May gusto kang kotse? Punta ka sa mga kasa, doon na lang. Kuha ka ng maraming ano, picture ng mga Honda City, Vios, pero sa mga bahay, photo paper po. So, two types of prospecting is warm market, cold market. Explain ko din po, no? Ang warm market is, ito po yung sinasabing hot market, mainit. Doon ka dapat mag-umpisa. So, pakilala, kaibigan, pero ako, best friends. Best friends. Number one, no? Kung kakausap din po kayo ng mga warm network, maganda rin na humingi kayo ng payo rin sa mga mentor. Kasi ako, ang una kong in-invite dito, best friend ko. Sabi ko lang, bro, sali ka sa akin. Meron tayong papasukin. Magre-refer ka lang, kikita ka na. Binlock ako ng friend ko na yun. Allergic pala sa networking. Pero after, ano, after ilang months, nagkaroon ako ng kotse, friend na ulit kami. Ibang resulta dito. So, two types of marketing. Pwede mga tito-tita, kaklase. Mag-start ka po sa mga paligid mo sa warm network. So, meron po tayong tinatawag na spiral networking. Means, ano po ba yung spiral? Di ba yung spiral pa ganun? Yung paikot, simula sa bahay mo, tapos paikot, palayo ng palayo, ng palayo, ng palayo, ng palayo, ng palayo. So, wag mo i-neglect yung mga nasa paligid mo, no? Parang nung nag-open yung IBC Baguio, naalala ko noon, nandun kami, first day, nagbukas. Tapos, Mentor Juliet, meron siyang mga kapitbahay na na-refer ng iba. No? Sa kapitbahay lang. So, nangyari din po sa akin yan. And believe me, hindi naman siya, hindi siya nakakatuwa. Pero nakakapanghinayang. Meron po akong best friend na doktor. Siya yung gumagawa ng mga ano ko nun eh. Pag umaabsent ako, doktor to. Itong doktor na po na to is anesthesiologist. Hindi ko rin alam ba't siya nasa Kunlun eh. Ang Kunlun po is sa lugar sa Palawan kung saan doon po nilalagay yung may mga ketong. So, sinesegregate. Yun po yung Kunlun. So, doktor po siya nandoon.
Ngayon, naisip ko na siyang i-refer. Pero ang isip ko kasi, sabi ko, lugar ng may mga ano yon, sabi ko, leprosy. Okay, tong ano naman gagawin nun? Sino naman i-refer nun doon? Ngayon, kaibigan namin ni yung kaibigan pala ni Mentor Grace, no? Mentor Grace Perez is friend din noon. May na-refer dito sa Manila, ni-refer sila doon. Tapos biglang nag-network ko, nakakapanginayang napasali yung mga kaklase mo, mga klase ko. Tapos yung mga kaklase ko sa akin nagtatanong, sa akin, pwede po bang magpa-ship ng ganito? Pwede. Di ba? Imbis na sa'yo. So, ako, warm market. Ito naman, base ito kay Mentor Drew, bakit daw warm market, mas masakit daw. Pagdating sa cold network, wala ka na mararamdaman, no? Shoutout kay Mentor Drew, no? Mga best friend natin yan, nasa Dubai, si Yusun. Bakit din warm network? Kami, naka-ads po kami. So ako, naka-ads ako. Tatlo ang running ads ko. So yung ads ko po, pag hindi mo kinontak yung mga warm mo, dadaanan po ng ads ko yan. So imbis na ikaw yung naka-prospect, na-prospect ko pa. So meron din mga times dito na napa-join namin yung ibang tao pagdating nung meeting. Kanyari sa Ilocos, di ba? Sa Ilocos nun, yung last na punta, teacher pala nung isang leader namin. Eh, hindi niya in-invite. Nag-pay in na, nakuha ng ads namin. So pag hindi mo ini-invite yung warm network mo, kukunin ang mga ads namin. Yan ang dami namin nakara na ads. So habang organic, huwag po kayong mag-alala. Sabi ko nga is, walang maling prospect, maling timing. Paano ko nasabi? Diba sila Mentor Ikay noon, nung nag-prospect po sila sa amin, after 3 years pa kami nag-join. Kasi nga, negative pa kami. Ako pala si Steph yung ano, positive. Very negative ako. So timing din. Tandaan niyo po, ang mga puno, halaman, iba-iba po yung oras ng pag-ani. Hindi naman sabay yung ani ng mangga, sa buko, sa mais, sa palay, iba-iba. Pero ang importante, sinabihan mo. Bakit ko po nasabi, ang dami ko pong piinong nakaraan, lahat galing sa, pinrospect ko lang. Yung iba, nag-join. Ano, two years ko ng pinrospect, 3 years ko ng pinrospect, 4 years ko ng pinrospect, bumalik. Bakit? Sinabihan ko eh. So, yan po yung warm network. Kung bago ka dito, doon ka dapat po nag-uumpisa. Huwag ka mag-alala. Kung, kasi meron si Mentor MC, naalala ko, parang nag-warm, ano ata siya, medyo kakaiba lang yung pagka-invite niya, nasunog. Pero hindi naman ganun, no? Kasi darating at darating ang panahon po dito. Mag-join at mag-join din po sa inyo yan. Kasi ginawa ko na yan eh. No, yun nga lang, ako, di ba, yung mga experience natin, teacher yan. Walang panghihinayang, only lessons, no? Kasi ako, application lang po na application. Lalo na ako, breadwinner po ako. Hindi po ako matenga. Hindi ako pwedeng matenga. Hindi po ako pwedeng walang pera. Kasi may papakainin tayo. May papaaralin tayo. So ako, kung ano sabihin ng mentor, noong una, matigas ang ulo ko. Eh, okay, matigas ang ulo. Okay, matigas ang ulo. Mag-training po kayo, no? Kasi hindi nyo magagawa ito, no? Ako, hindi ako nag-training na. Si Mentor Ika yung inila ko niya sa training room. So, training. Yan lagi din sinasabi ko sa mga bago ko ngayon, no? Sa bago ko, tinatanong ko, gusto mo na maaga resulta? Training ka, 3 months. After 3 months, turuan kita ng ads. Pag hindi ka nag-training ng 3 months, hindi kita tuturuan ads. Hindi ka namin, ano, tandaan na mo, kunyari, si Raymark, sabi ko sa kanya, yung GGS, advanced dito. Pag hindi ka naka-ads, hindi ka rin advanced. Wala tayong pinagkaiba na sa nasa labas. Dito, laban ka. So ako, ganun din po ako, no? Kaya, na-ads ako habang nagbi-build, habang nagda-direct, habang nagbebenta, sabay-sabay. So cold network, hindi natin kakilala. So mas marami tayong hindi kakilala sa kakilala. Mentor Dennis, marami ka po ba na pa-join na warm market, panay cold? Pero yung warm, na-neglect ko din kasi yan. Pero ang kagandahan lang din is, may resulta na ako, sila lumalapit sa akin. Kunyari, meron, di ko lang pwede ipakita, pero may mga kamag-anak ako nag-inquire sa akin ngayon. Ayun. Make your Facebook account look professional. So, as much as possible po, kung kunyari, ganito po, polo shirt. Okay po, kung meron kayong blazer, mura lang po mga blazer ngayon, meron mga 500 pesos, yung mga parang coat, pero papatong mo lang, 500 pesos, punta po kayong Lazada or Marketplace, marami po. Invest ka po sa sarili mo. So, remove nonsense posting. So, sabi nga, even sa vlogging, sa Reels, content is king. Hindi rin po dito paramihan ng post. Mas maganda yun na yung quality yung post nyo. Never post negative. Kahit ano nararamdaman mo. Hindi ko naman po sinasabi na ano,
Huwag mong ano. Pero yun talaga ang buhay. Sabi nga is, di ba? May dalawang uri ng intelligence na magpapayaman sa'yo. Merong isang financial intelligence. Magaling ka sa pera, investing, stocks, no? Management. Meron naman po tinatawag na emotional intelligence, which is yun yung nakakayaman kasi kaya mo mag-control ng sarili mo. So dito, control lang, pag-pray mo. Sabi nga, hindi naman importante yung gano'ng kabigat yung baso, di ba? Meron daw isang baso, Coca-Cola. Ayan. Hawakan mo ngayon, no? Magaan. Pero after 1 hour, bumibigat, 24 hours, so ganun po siya, no? So, ako, ayun, professional. Maganda po kung i-check niyo po yung Facebook niyo. Ako sinasabi ko, Mentor Raymer. Ba't po si Mentor Raymer na Mentor Raymer ako? Siya po yung binibuild ko eh. Siya po yung halos 24 hours ko nakasama ngayong araw. Kasama ko lang siya lagi. Sabi niya, Mens, ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Sabi ko, tignan mo din. Sabi ko, kung ako yung nasa, kung ako tumingin, sabi ko sa kanya, si medyo diretso ako, dominante ako. Kung tinignan ko yung pitch mo, hindi ako interesado, sabi ko. Baguhin mo. Update mo. Hindi naman sa ano. Pero yun, ngayon, ang ganda na. May inquiries. Meron siya atang 6 na benta ngayong araw. So, yung mga simpleng ganun lang. No? So, remove nonsense posting. Mabilis lang po ito, 30 minutes. Profile and cover photo. Kung hindi pa po kayo nagpapalit, magpalit na po kayo. So, as much as possible, yung medyo professional or kaya nag-travel kayo. Maganda rin cover photo yung mga events natin. May mga cars. Ano pa ba? Elite executive. Ako, para sa akin lang yun. Ha. Minsan kasi, di ba, may naglalagay. Para sa akin lang po ito. Wala naman po. Minsan may naglalagay ng diamond or kung ano man ba to. Para sa akin lang po ito, no? Nilagay mo sa cover photo. Hindi naiintindihan ng mga tao. So ako, lagi akong naglalagay ng something na makakakonnect sila. So again, minsan yung profile pic po natin, cover photo, depende rin po yung nilalagay kong picture. Depende sa tinatry kong i-market. Kunyari ako, nag-a-attract po ako ng students or nag-a-attract ako ng students po kasi na-attract ko talaga ngayon, NAIYF, no? Huwag natin kalimutan ng youth. Diyan po yung next generation, kaya pa NAIYF din po ako. Youth or professionals, gusto mo ng mga tao mag-jijid. Siyempre, kung gusto mo ng tao mag-jijid, dapat ka-jijid yung profile po natin. So, ganun din, no? Kung magda-direct approach kayo, direct approach kayo na, ayan, kasi titingnan ng tao, mapapascroll ba sila sa'yo? O pagkatingin pa lang nila sa profile pic, mag-exit na sila, maghahanap po sila. So, ako po, ang pinaka-goal ko, pagkausap kita, kung saan ka man, organic or naka-ads ako, ang pinaka-goal ko, mapapunta kita sa timeline ko. Doon ko tatapusin ang laban. Kasi lahat na makikita niya sa timeline ko, tee up po sa sarili ko. Pagpunta niya sa timeline ko, anong unang-una kong gagawin? Ah, yung mustang ko, iko-comment ko na siya kagad. Pa, comment na kita para wala ka ng kawala, mabigla ka. No, ganun. Tignan niya, titignan niya yung profile ko. Kung di siya nagtitiwala, di ba? So, yun talaga. So, para mapascroll siya na mapascroll. Kasi ang goal mo is engagement. So, next. What to do prospecting, no? How to do prospecting on Facebook. Add new friends. So, nung nag-start po ako rito, 90 lang ang friends ko. Ngayon po is, nasa 5 na ata Facebook ko, 6. Kasi syempre ako, may mga reserba ako pang ads ko. So, 4-5. Pero, I make sure na yung, kunyari po, ako ngayon, yung friends ko, kasi, nung nalak kasi yung isang account ko noon eh, hindi ko napalitan ng number. So 5K din yun. Etong Facebook ko na bago, siguro 80% to 90% lahat nakuha ko sa ads. Prospects ko lang talaga sila. So add new friends. Kung wala kayong idea kung paano po mag-add ng friends, may pinaprospect ka, tito mo, mayaman. Punta mo po yung Facebook niya, i-add mo lahat. Maghanap ka ng post na maraming likes, i-add mo lahat sila. So nung nag-umpisa po ako, ganun. Ano bang trip mong i-post? I-add, mga seaman, punta po kayo sa Pinoy Cruise Ship. No? Meron pong page, merong groups. Yung mga post po doon, ang mga likes, nasa 100,000. Ewan ko na lang, maubusan ka ng hindi. Pag-click mo doon, no? O, add mo sila. Add ka ng 100 ngayon, 100. Ang importante po is nakaka-add ka po. No? Ngayon, pag nag-add ka ng friends, make sure, no? Put in your mind na quality rin po yung na-add mo. Kasi baka pa na'y, ano, tambay. Hindi ko naman sinasabing walang pag-asa ang tambay, pero nasa business tayo. Yung merong interest din sa'yo. So ako, ang ina-add ko normally is, lalo na pag nakakita ako ng nag-inquire sa akin, mayaman ako, tapos yung mga kaibigan mo, i-add ko nang i-add yan. So, create a Facebook page. Kung wala ka pa pong page, napakadali lang, self-explanatory na po yung page ngayon.
Pero kung wala pa, hindi mo talaga alam, i-message mo na lang ako, turuan na lang din kita. Utilize events, birthday, private message. So ako, mahilig po ako sa private message. Lalo na pag naghahapit po ako, no? Naghahanap talaga ako ng maraming directs ang araw. Nako, tapos yung mga kamag-anak ko sa akin, kakamustahin ko yung mga yan. So meron pong time, may na-prospect ako, na-add ko lang, taga Ilocos Sur. Tinok ko yung mama niya, sabi itok mo rin yung anak niya. Tinok ko silang pareho, no? Magkahiwalay na occasion. Hindi nag-pay-in. Tapos nakita ko, graduate yung anak. May honors. Minessage ko agad siya. Sabi ko, congratulations po, no? Sabi ko, congratulations po sa anak niyo. Grabe, ang talitalino niya naman po with honors pa. Ang next na reply niya sa akin, magkano ang package? Nag-pay-in po yun the same day sa akin. So, make sure niyo po, no? Yung mga birthdays, lalo na pag 5,000 po yung friends niyo, ang mga mababati niyo po ng friends is 30, 40. Just make sure na active po kayo kasi 'di ba, law of karma. Kung ikaw po is kunyari ako, dada na nag-uumpisa ako. Active po ako na pag may nakita akong post, lalo na mga kaibigan, ka-teammates, kinokomentahan ko po at in-heart. Bakit po? Para in return, pag nakita po nila yung post mo, nagko-comment din po sila at saka nag-heart. So engagement. So pag may birthdays din, hindi mo rin kailangan ng dahilan para i-message sila kasi birthday nga nila. Malapit na ang graduation, kung nag-iisip ka, i-message mo na sila. I-message mo na sila ng i-message. Wala naman po mawawala. So sayang, kasi yung mga nag-o-organic, kinakapitalize po nila yan. Yan, no? Attract, no? Ito na po tayo sa attraction marketing. Always create activity. Posting stories on FB lifestyle. So, mahalaga po yung stories. Kunyari, nagpadala ka lang. Di stories mo yung pinapadala mo. Bigyan ka ta ng tip, no? Kung wala ka mas stories, stories mo yung mga nasa memories. Pwede ka po mag-stories ng mga nasa memories para lumabas. Kung meron ka pong, ito, pwede nyo rin po itong gawin. Kung meron ka pong folder ng mga sakit, sa sobrang daming testimony na, no? Kung mga 500 na yung pictures. Ginagawa ko po naman to, kaso medyo bihira na pag nag-organic lang po ako, eh, ako po kasi nakaranas ako eh. So automatic po sa akin may nag-i-inquire po talaga. Pero nung nag-uumpisa po ako, meron po akong folder ng mga sakit. Pero mo, isipin mo, sa timeline mo, pwede ka bang mag-post ng 10 sakit isang araw? Hindi. Mababatrip sila sa'yo. Ginawa mo ng pure gold or mercury drug yung ano mo. Timeline mo. Anong pinakamabisa? Stories. So may folder ka, maraming sakit, testimonies. Nandun lahat sa folder na yon. Pili ka ng 10 sa umaga, no? 10 sa umaga. Stories mo lang. Click, 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 click. Share mo stories. Stories ka sa page, stories ka sa timeline. Makaka-attract ka talaga. So posting, mga padala. Advice ko din kay Raymark, sabi ko, lagi kasi siya nasa office. Mag-live ka. So ako, every time na may chance ako mag-live, nagla-live po talaga ako. So lifestyle is the key. Dapat makita ng mga tao na bilang negosyante is masaya. Masaya po talaga ang buhay. No? Kailangan ka lang po talagang dumaan sa process. Maniwala ka. Ang masarap talaga dito. Nung nakaraan, kasama ko si Jetro at si Raymark. Nakakabata kasama. Oh, gala-gala lang kami. Pero nagpadala po kami nun. LBC, DHL, tapos JNT. After nun, ginala ko lang sila. Gala-gala lang kami. Sabi ko sa'yo, sarap mag-network, no? Kaysa nagkatrabaho ka. Yung mga ganun ba? Hindi ko pa pinapost, pero post ko mamaya yung gala namin. So, business meeting Zoom. Yung meron po tayong Zoom meeting ako, i-post nyo po ito. Positive quotes. Marami po ako napajoin dito na malungkot. Kung magpo-post ka po ng inspirational, motivational. Ako minsan neutral lang po ako. Sa Bible verse lang po talaga ako. Bira ako mag-post kasi meron po mga post na challenging eh. Kunyari, kung hindi ka matututong, kung hindi ka, parang yung ano, 95, slavery, yung 95. Yung kung yung income mo inaasa mo sa 9 to 5, ganito, slavery. Or kung hindi ka minsan employment, maraming tira sa employment, pero tandaan na natin, 97 ng population natin employment. So 3% tayong negosyante. Piling ko lang naman, baka yung iba na open. Pero depende po sa inyo. So ako, I stay neutral. Bible verse lang talaga ako. Yun lang yung parang yun talaga eh, baka maka-inspire. So marami din po ako na pa-join in. Kung magpo-post ka po ng something inspirational, make sure nyo po may post nyo siya 6 a.m. Ako po pag nag-ano talaga ako, yung nasa gigil mode ako, yung gusto ko na maraming pain, 6 a.m., ito po yung routine ko ha,
6 a.m. Bible verse. 6:37, matinding sakit na barley. 8, lifestyle. Tapos, kahit ano na. Bakit pumaaga? Kasi, pag patagal ng patagal ng patagal yung post mo, nakikita nila buong araw. Yan, tandaan na niyo po, may gising na ng alas 5, alas 4. Ako mas maaga, dati alas 4 ako nagpo-post. So, peak time, 4 a.m. to 6 a.m. bago pumasok sa work. No? 9 a.m. to break time. So, depende rin po sa strategy niyo. Ito po yung mga common time. No? Pero the earlier you do it, the better. Lalo na, sabi ko nga, content is king. Kasi kung magising ka ng 9, ang dami na nagpo-posting. Magising ka ng 10. So, kailangan ka pong gumising ng maaga dito. Lalo na kami, mga full-timer po kami, no? Posting routine, once every morning, once every evening. Use PI, product, income, events. So, pwede po kayong mag-post niyan. Ako, bigyan ko din kayo ng tip, no? Kasi daming minsan, ano eh, para sa akin lang din naman po ito, no? Ito yung ginagawa ko lang din. Kung maraming ambassadors, isang post na lang din ako para makapag-post ako ng iba. Kasi pag nakita ng tao, eh, business-business ng tao, gusto ko rin makita na balance yung buhay ko. Kahit nagninegosyo ako, masaya ako. Di ba? Sample of pie, pwede po kayong mag-post, no? Again, ang posting nyo po, dapat alam mo yung market mo. Kung hindi mo alam yung minamarket mo, kausapin mo mentor mo, tandaan na mo, lapit ka sa mentor mo kasi gusto ng mga tao, gusto ng mga mentor na nilalapitan sila. Kasi busy lahat eh. Pero kung sino yung lalapit sa akin, hindi naman lahat. Kunyari, meron ako isang mentor ngayon undergoing some love life. Mini-message ko siya palagi kasi nagsabi na siya sa akin, Mes, may ganito kasi akong concern sa love life. From time to time, mini-message ko siya. O ganito, nag-cutie na ba kayo? Mes, okay na po. So, mga ganyan. Yung iba naman, ganito. Hindi tutukan kita. Kasi hindi ko alam tututukan. Dami. Nagbibuild ako ng mga bago ngayon. So, ganito po yung post. Eh, no? Mga Zoom meeting, padala po natin, income, maganda po yan. Maganda kung income mo. Maganda kung testimony mo. Maganda kung ikaw yung nagtitimpla ng barley. Maganda kung ikaw yung nagpapapayat gamit yung macchiato. Oh. Di ba? Ang dami nagpo-post ng macchiato rito. Kung gusto nyo maghanap ng mga nagpo-post ng mga ganda sa pagkain yan, sila Mentor Grace, Mentor Isa Rojas, kung hindi nyo alam, yan, taga Dubai, sino pa ba? Sila Mentor Maru, nasa US. No, pero mas maganda yung posting mo, umiinom ka ng barley kasi ako, ang ginagawa ko po is ako, sa page na po ako nagpo-post ng mga ganun. Para hindi po ano, kasi laki ng market dun eh. So, inviting. Paano po ba mag-invite? Tell a story about the business you see. Technique, no? Sa inviting. So, ito po, sa inviting, may tatlo daw bagay na gusto marinig ang tao sa'yo pag kausap mo siya pag ini-invite. Una is, bakit ka sumali kahit wala kang pera? Pangalawa is, ano nakita mo sa IM Worldwide na magiging change ng buhay mo? May nakita ka bang yumaman, nakapareho ng ano mo, ng background mo? Paano yung nakita mo? Again, clear. Dapat clear yung masabi mo. Kasi ako, parang ganito po, no? Sabi nga nila eh, paano ka mag-lead ng team nang wala kang vision? Ikaw mismo. Hindi naman pwede mag-lead ang bulag sa mga nakakakita kasi wala kang goal eh. So as a leader, dapat may goal ka. Kaya nga ako sabi ko, no? Even pa nung nagpo-condo ko, kasama namin yung mga leaders namin, gusto ko pag pumasok kayo sa kwarto ko, makita niyo yung vision board ko kung gaano kalaki. So ganun din sila. No? Tell a story about your business. Ano yung So una, bakit ka sumali kahit wala kang pera or may pinagdadaanan ka? Pangalawa, ano yung nakita mo, clear vision, kung saan ka papunta. Ano yung mga nakita mo na ako, nag-call center ako, may nakita ako sila Mentor Cathy, sila Mentor Poy, very successful. Sila Mentor Ikay, kasi nurse din ako eh. Very successful. Lalayo pa ba tayo, Mentor Ikay? No? Sila Mentor Joyce. Ngayon, ano yung last para ba sa lahat? So yun yung last. No? Meron nga rito, estudyante, like ko po sinasabi yan. Even sa mga packages. Pangalawa, regards then connect form family occupation recreation message. Uy, friend, kita-kita naman tayo, tagal na nating hindi nagbabanding. Ako, ang dami nagaganyan sa akin, lalo na sa mga insurance, kapit tayo, ganyan na, hindi nila alam, sila rin prospectin ko. Meron nag-prospect po sa akin yan, napajoin ko, director ng AXA. Pero ngayon, may-ari na siya ng sarili niyang insurance company. Director ng AXA yun, pinoprospect ako. Siya ang pinoprospect ko, napajoin ko, gold package. So, pwede nyo po itong gamitin yung mga term na to, kasosyo, part-time, racket, side project. Ako ang pinaka-effective po sa akin, tinatawagan ko ang tao. Tsaka pinaka-effective sa akin, pag yung kausap ko, napunta ko sa landing, which is my timeline. Doon ko tatapusin talaga ang laban. So, kung ikaw po, gusto mo magkaroon ng maraming pay-in,
gusto mo magkarama, karoon ng maraming leaders, make sure mo na may gagayahin sila. Kasi baka wala silang gayahin. So, SW4, some will join, some will not, so what? Someone's waiting next. No? So, ang key po dito is next. Next ka lang ng next. Tandaan niyo po, no? Kasi baka magkaroon po tayo ng trap na, kunyari ako, may nagsabi sa akin, next week magbabayad ako. The following month, magbabayad ako. Hindi ako naghihintay. Kasi ginawa na namin yung maghintay, hindi sila nagbayad. Kung gusto niyo po na marami mag-paying sa'yo, kailangan may 100 na nag-say sa'yo na magbabayad ako. Kasi kahit di ka magbayad, hindi ako titigil. Hindi naman tumitigil yung bills po namin. So, kung nadadominante yan po kayo sa akin, ayun, dominante lang po talaga ako. So, yun po. So, next ka lang po ng next. Laging may next. Huwag ka pong i-stop. Tandaan lang po natin, yung mga bagong pay-in, yan po yung bloodline, no? Yung blood, no? Yung mga new blood. So, kailangan lagi ka may tinuturuan. Kasi pag nag-stop ka magturo, mag-i-stop din siya. So, lagi ka lang magturo. So, kasosyo, part-time. Mentor Dennis, ano po ba yung pinaka-the best script? Tawagan mo, walang the best script po dito. Kailangan nyo na po talaga ma-reject na ma-reject. Yan ako, ngayong araw, dami ko pong rejection. Pero hindi ko, wala eh. Sanay lang po ako eh. Dinix. Walang mawawala sa akin. Ako, parang kayari, nabutan kita ng susi ng mastang ko. Hindi mo in-accept. Okay lang. Walang problema. Dinix ako. Next, 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 next. Andaan na nyo po ang tao naghahanap, makakahanap. Doon ko nahanap si Raymar. Hinanap ko lang ng hinanap. Paano ko po siya nahanap? Nakakita ko, nagpa-picture sa kotse. Ah, i-message kita. Presenting. So, ito naman po sa presenting. Ano daw po yung mga techniques sa presenting? So, ano po ba ang number one rule in presenting? No? Don't present, no? Ano daw po, don't present, help people. So make sure mo po na yung presentation is nakaka-connect sila. So ako po, bago po ako mag-talk, alam niyo po ang unang-una kong ginagawa bago mag-talk, nag-i-connect muna ako sa tao. Di ba, rin ang matagal yung conversation natin. At least, bago ako mag-talk, make sure na nagkakaintindihan tayo, parang friend-friend tayo, tropa-tropa-tropa. Ako pag lalaki, binabraso ko po yung kanyari, lalaki. Dito yung isang lalaki. Mahilig po ako yung alam mo yung lalagay ko yung shoulder ko sa kanya. Tapos pag medyo interesting, ginaganon ko siya. So pag nagtotok ako, sa lalaki lang pag sa lalaki, medyo ginaganon ko. Para win. Na, alam mo yon yung sabi nga is, meron closing na physical touch. Andaan na nyo po, may love language. So medyo ako, tinitingnan ko rin, binabasa ko kung ito ba gumaganon or ito ba yung taong ito, gumaganon yung mata kasi, di ba, iba-iba yung parang learning curve ng tao, merong sa eyes. So, pinagmamasdan ko. Makikita nyo rin po ito, try nyo. Yung mga ganong closing. Makikita. Tingnan nyo maigi ko ano, pag nagpe-present ka ba, gumaganon siya or more na nakaganyan siya, nakikinig. So, ayun, no? May closing din po ng mga physical touch, no? Di ba sa mga babae, yung bulong, binubulungan mo. Tapos yung iba, hinahawakan yung buhok. Oh no, mga old school sila mentor honey, hawak kami yung buhok ng babae, mamaya-maya pay in na. So maraming uri po no. So sa pagpe-present, ako po kailangan po no, pagkausap niyo po siya, makuha niyo rin po yun do. Bakit po? Daanan niyo po yung plastic. So ako pag in-introduce ko yung sarili ko, i-introduce ko yung sarili ko in such a way na dinaanan ko yung plastic, wala akong pera, hindi ko din yan, wala akong time, corny, small time business, lahat po yan sinasabi ko. Para pag nag-talk kayo, ah, wala rin siyang pera. Ah, wala rin pala siyang time. Ah, wala din pong ganito. Ah, wala din. And make sure niyo po na during presentation is dalawa yung atake mo. Health and money. Pwera na lang kung sinabi niya, gusto ko lang kumita. Gusto ko lang mag-concentrate ka sa health. Pero ako lagi, dalawa yung atake po. Health, money, health, money, health, money. Kaya marami po akong testimonies. Maganda po na mag-post ka ng testimony ng ibang tao. Pero ang hinihintay ng kliyente or ang hinihintay ng audience mo is anong testimony? Di ba? Ano ba testimony ko po sa health? Ako sinasabi ko po, no? Nung bago ako mag-start dito sa network marketing, meron akong mataas ang uric acid ko, mataas ang cholesterol ko, hypertensive ako kasi meron na po akong maintenance. Kaso ayoko talaga mag-maintenance. Kasi bata pa ako, bata ako mag-maintenance? Hindi ko lang siya matanggap. So, Barley yung nakagaling sa akin. Father ko, barado ang puso, no? Through 2D echo, nakita after 6 months, kakatulong siya niya a day, hindi na angiogram. 6 years ng survivor ang papa ko, mama ko, pneumonia. So, ganun. So, something na, tapos medyo binabanatan ko. Alam mo nga, laki nang na-realize ko gaano kahalaga yung health ng magulang. Ma, ganun ba? Kasi, mga kunyaring, inipon mo na ilang taon, mawawala din pala.
So maganda mag-invest din sa kanila. So mga ganong bagay during presentation po to. So kinakausap ko siya na hindi ka pa nagpe-present. Ah, ganun, di ba? Meron po tayo yung, di ba pagbata ka, malakas ka pa, nag-aaral ka, kaso walang pera. Okay yun. Baka pwede mong lagyan ng konti. No? Pag matanda ka na, o pag matanda ka na, binabanat ko na yung parents ko. Nung sa nagtatrabaho ka na, binabanat ko yung sarili ko. So yung mga ganong gay, no? Bagay. So sa presentation, invite mo sa IBP. Sa may IBP po tayong personal. Bigyan ko po kayong technique, no? May nagtanong sa akin yung schedule ko bukas. Ano araw ba yung ano? Yung seminar sa office. Sabi ko, araw-araw po ako nag-seminar sa office. Ako po yung nagko-conduct ng seminar. Eh, magtotok lang naman ako, di seminar na yon. So, ang thinking niya sa akin, oh, grabe nung tong tao ko. Ito pala yung nag tamang tao yung kinakausap ko kasi siya pala yung nag-seminar araw-araw sa office. So, yun yung banat ko. Sige, punta ako bukas. Attend akong seminar mo. Hindi niya alam, di tabletop ko lang siya, tapos ka sa akin bukas. Meron ako 1 p.m. So, gusto pumunta siya. 1 p.m. Ganun ko kinlose yung isa. Araw-araw po ako. Ako po nagpo-conduct ng seminar sa office. Ngayon, meron mga tao naman. Ganto. Ganto ang banat nila. Kunin ko ngayong address. Kasi yung mga takot ng tao, eh, baka mag-walk in. Lalo na kasi ako, naka-ads din po ako international. So may mga nag-walk in talaga. Sinasabi ko, ah, yung office po natin, exclusive lang po yung for members. Ah, kailangan ko po kayong iset ng appointment. So, para makapasok po kayo. So thinking niya ngayon, kailangan ng schedule. So malalaman ko kailan pupunta kasi maraming nagbigay ng address pumunta ron, nakuha ng iba. So ako never. Natuto na ako sa ibang bansa. Ang daming kumuha ng mga in-invite ko. Mga nag-walk in kahit sabihin. Parang ganun. Pero ako by appointment. So very effective din po yun. Ginamit ko rin yun sa isa. Napapunta ko ng office. Napapay naman yun ni Mentor Jigs Gold Package. Thank you, Mentor Jigs. So sa team man, dito Sunday, meron po tayong maagang IDP. So tee up mo itong business, your mail is a pinaka-importante rin po ang tee up. Tee up niyo yung company, multi-awarded, mga ambassadors natin. Ako po, pag tumawag ako, tinitiyap ko talaga sarili ko. Yun po talaga. At the end of the day, kasi gusto ng tao makausap. Ano bang nangyari sa buhay mo? So ako, I make sure na maging komportable sila. Ay, I'm talking to the right person. Sa sales, paano ka makabenta ng bahay? Nagbibenta kong bahay. Kailangan ko yung expert. Hindi sila magtitiwala sa'yo. Parang yung Jade. Bakit ako magtitiwala sa'yo ng Jade? Kung hindi ka expert, pagkakatiwala ko sa'yo. So napaka-importante po rito na mag-training ka. Matend ka ng mga mentoring kagaya nito. Matend ka ng office. Yan mga ina-advise ko sa mga bago kong leader. Gusto mo ng resulta ko? Punta ka sa office. Yan ginawa ko dati araw-araw. Araw-araw po kami. Kabila Mentor Ikay, Mentor Joyce, Mentor Grace, Mentor Pat, no? Sila Carl, sila Mentor Jeff. Araw-araw kami dati. No? Doon po kami lumaki nung nag-araw-araw na kami. Kung, nako, nung araw, no? Sobrang laki ng Eagles nun. Ayan. So, maraming nang natulungan, isa nang may malaking team, no? Video call, voice call. So kami ganun din po. So ako po sa during presentation, normally kasi nagsisend na lang akong video. Pero pagbalik ko ng talk, may dala ako laging closer na isa pa. Kung hindi ako ah. Kunyari, sabi niya is OFW. Normally ang mga dinadala ko sa OFW si Mentor Joseph B. Kasi pag si Mentor Joseph B ang dala ko, sure ako Jade yun. So lagi ako may backup ganito background mo. Hindi ako babalik na magko-closing dalawa lang tayo. Unless nagpares tayo ng trabaho. No? Nakapanig ako. Halos lahat naman na pagtrabahuan ko. Pero lang yung OFW. So I make sure din na kaya dapat dito mentors na pag umatin ka na mentoring, add mo yung mga top mentors dito. Ako, Mentor Joseph eh, pang yan po talaga pang Jade ko eh. Yan no? Minsan, nag-talk kami. Nagulat yung pagbalik ng talk, anim na kami. Sinama kami ako, Mentor Steph Card, Mentor Joseph B, may dalawa pang dalawa. Tapos nung tinatanong kami, kasi silver eh, hindi nila mapajade. Nung pumasok kami, pito kami, kasama yung client, tinanong niya, yung iba nandong kaibigan niya, anong package mo, Jade? Anong package mo, Jade? Kayo, nasa Pilipinas, anong package mo? Jade po ako. Jade ako. Jade. Napajade namin yun. Kasi lahat kami naka-jade. So, some tips lang naman po. So closing, 'di ba nagustuhan mo ang negosyo? So ako naman po, ano yung pinaka nagustuhan mo? So ako ay make sure din po no, kung kayo po nagko-closing, kung wala pa kayong slides, gumawa po kayo ng slides. Kasi po ako, pag ako po nag-closing, normal tinitingnan ko din, tinatanong ko kung close na close, pero pag hindi ko sure na mako-close ko ito,
Nagko-closing po ako ng may slides. Di ba pag naririnig niyo po ako sa 8 a.m. IBP, make sure mo, in-advise ko to sa mga leaders ko, no? Kala Mentor Jigs, Mentor Belly, para maging powerful yung closing mo. Kailangan malaman nila ano ba nagbago sa buhay mo. Pwede mo ikwento, pero mas maganda kung may slides, very organized. Try mong gumawa, tapos try mong practice in 5 minutes closing. So ako, pag gumamit na po ako ng slides, ako po, 80 to 100% mako-close ko po yung deal talaga. So maganda makapag-start ka na ano package ang nagustuhan mo. So again, tell stories. Ako, tinel ko talaga, ng utang lang naman talaga po kami. Credit card ang ginamit namin, naging ganito. So from utang to millions. So ako po, mahilig po ako magsabi niyan. Sa umpisa pa lang, kaya sabi nga, di ba, when is the best time to close? I-close mo na sa umpisa. Daanan mo na yung plastic. Sabihin mo kung ano yung nangyari sa buhay mo. Kasi pag interesting yung nangyari sa buhay mo, sa umpisa pa lang, makikinig siya. Pag nakita mo, nako po, maniwala kayo. Pero agad-agad ba? Hindi. It takes a lot of talks. Kami po, aminin ko, alam mo, nag-umpisa kami, hindi lang ganito kakapal yung ano, form, ganyan kakapal, ha? Imagine niyo po na nag-umpisa po kami rito sa IM Worldwide. Isang papel lang ngayon kasi tatlo na eh. Sobrang dami naming rejection. Wala lang, sobrang dami rin naming tanim. So, yun po yung mga advice ko po sa inyo, no? Umpisa pa lang tapusin mo na magbigay ka ng... Pag hindi ko talaga bibigay ako ng testimony ko, testimony sa health, ganyan. Pag dalawa kami ni step, tamo, tapos na ang laban yan. Lalo na pag tinabihan ng isa sa amin. So, yung mga ganong level, no? Ito na yung form, fill up na po kayo. Meron nga, no? Meron, turuan ko po kayo, no? So, may mga leaders dyan, no? Kung may mga invite po kayo sa office, ang pinakamagandang pong pagtotok sa office, pagpasok mo lang, no? Isa-isay mo lang, dito po yung counter, ay dito po yung kung saan ka magre-register, mata, diba? High-tech naman po. Makita mo yung mga products, explain mo isa-isa yung products, idaan mo sa training room, idaan mo sa releasing, idaan mo dun sa kung saan magbabayad, pakita mo kung gano'ng karaming tao, tapos pag-talk nyo, alam mo yung talk mo, income, complan, diretso. Ako dati may natry ako isa, pero sa best ko pala naman nagawa. In-explain ko lang siya, tapos diniretso ako sa counter, nagbayad naman. Dito, bayad na po kayo. Bayad naman siya. Fill up na po kayong form. So may mga ganun, no? So depende po. So ito po yung mga old school namin ginagawa noon. Pero kasi di ba may bagong office. Eh, sabi ko, daming products doon. Doon na ako magtutok. Para pag-upo natin, closing na lang ako. Saglit na lang. Explain. Tapos closing ko lang ng slides ko. Yung minsan ginamit ko, imbis na mag-closing ang complaint, ginamit ko na lang slides ko, na-explain na lang ako ng buhay ko. So ito na yung fill up form, cash po ba or credit card? So dapat medyo ano, kunyari, papunta pa lang siya, tinatanong, kung sakali po ba magustuhan nyo, ano pa bang mode of payment natin? Cash, credit card. Yung sinasabi ka na po. Kasi may installment po tayo rito ang tinatawag pag sa credit card. Wala pong extra payment. So pag narinig niya, ay may installment credit card. Ayun. Di at least follow up. So ang best friend po ng pay-in is follow up. Follow up po tayo. So ang follow up po is pwedeng stories, be active. Pero dapat po nagsusulat kayo. Sulat nyo po. Kasi sa ads, pwede kang mag-add label. Nakalagay doon kung sino yung pa-follow up namin. Sobrang bilis na eh. So, pero kung naka-organic ka po, make sure mo na sulat mo po. 48 hours nga daw po, di ba? So make sure mo lang na ang tamang follow up din is mangyari ako po, no? Bigyan ko po kayong sample. Meron akong market ng Qatar. So pag kausap ko po siya, may GC ako Qatar. Kunyari, Qatar tapos may date. Yun yung GC namin, dalawa. Qatar may date. So pag nag-follow up po ako ng transaction ko, kunyari, pumunta ako office, papadala ko sa team ko, papadala ko sa iba't ibang bansa na may GC ako. Qatar, Middle East, lahat po yan. Pag nag-follow up ako, isang follow up na lang. So, nandun na po yung mga activities ko. Stories. So, napaka-importante po yan. Lalo na, kunyari, may kinoclose deal kami nung isang araw, New York. So, panaypadala ko, Jade. Push ako ng push ng Jade. So, follow up. Ano, share ko rin po sa inyo, no? Meron kasi dito na sila Mentor Drex, no? Grabe sila Mentor Drex is. Sa IM5 nila, goal setting. Pero yung pangalawa, yun yung pinakamaganda prospecting nila is pagka-payin ng tao, pag-prospecting mo na agad, sulat ka 20. Tapos turuan mo na mag-invite. Yun. Doon sila dumami. No? Parang 1 month, yung team nila na team of 5, naging 600.
mabilis. Yun yung technique naman nila. Ano pa ba to? The end. To God be the glory. Thank you. Sana may natutunan po kayo sa mga tinuro ko naman po. Thank you. Thank you so much. Uy, sorry.